face mask. Ilang buwan na po ito, ma'am? Ha? Ilang buwan na po ito sa buyas? Ay, ibang walang po. Isang buwan pa lang po ito. Isang buwan. Yan, maliliit pa lang po siya. Isang buwan. Ayan. Ito po ba ikaw na una ang pag, ano, pag dadamo nyo? Opo, ito, dito. Yan. So, bali sa pagdadamo, ilang beses pong dadamuhan, ma'am, yung, ano, yung ating sibuyas? Tatlo. Ah, tatlong beses. Hanggang sa maani yun? Hanggang sa maani. Pag nadamuhan, saka nyo po siya papatabaan. Oo. Tubigan, papatabaan. Ano to, ano? Ah, direct? Oo, direct to. Ayan, direct. Pagtatanim po ng sibuyas. So, kailangan po nating damuhan para mapunta sa ating sibuyas yung ating ipapataba. Ayan, bago tayo magpataba, kailangan pong madamuhan muna. Nag-apply kaya sila dito ng ano, yung pamatay damo? Ayun lang po, di namin alam. Kasi may boss po ito eh. Oh, yung, free, yung hindi pa siya tubo, ano? Applyin pa ng pamatay damo? Pre-emergent. Iba kasi ang ginagawa, pag na-direct, sinasabihan ng bomba. Ayun. Para yung mga buto ay para mamatay. Para yung buto ng damo, hindi na makatubo. Saktong nagpapatubig po kayo tayo. No? Ilang beses nyo pong patubigan to, tatay? Eh, kwan? Yung limang araw. Limang araw ata eh. Ah, 5 days po bago ano patubigan. Kung pormisalo pa yun, pagtuyuin. Pero kung yung basahin na lupa, matagal ang Ito, basa. Basain to, tatay. Hindi. Atuyuin. Kaya 5 araw. 5 days po ang interval ng pagdidilig, pagpapatubig, oh. Depende sa lupa. Pag tuyuin, 5 days. Pag yung basahin na lupa, tay, ilang araw? Mga 7 days. Ayan. So ganun po yung ano yung water management po ng sibuyas. Ayun, 5 days interval po sa mga tuyuin at saka 7 days sa interval sa mga basahin na lupa. Sa ano tay sa pagpapataba po, ilang beses niyo pong patabaan tong ating sibuyas tay? Eh maabot nang conforme din sa kanyan yung naglalagay pag inapura niya nang inapura yon. Lagay nang lagay yon. Mga ilang beses po kayong hindi magpataba? Hindi, isang pa lang nalalagyan to. Maabot halos ng 5 lagayan eh. Ah, 5 lagayan po. Mm. Una ay yung kinatkitan muna ng tae. Tapos ito na yung pangalawa. Anong pataba po yung nilagay nyo tayo? Yung pinaka... 3-14 yan. Ah, 14. Anong halo? Susunod, baka haluan na namin. Purong 14 muna yung unang in-apply. Tapos sa susunod? Eh, haluan na ng kanya. Urea. Urea. Saka 14. Ayan. So, bali po, hanggang maani po ito, 5 beses pong papatabaan. Tapos yung last nun, purong urea naman ang lalagay namin. Ayan, last. Purong urea. Baka kung lang. Matatangkihan din namin kung malalagyan pa ng pang-apat. Mahal-mahal din mo ng pataba. Opo, napakamahal po ng pataba ngayon. So, kailangan magtipid. Matitipid din. Halaman po natin. Ayan. Ayan po ang ano ni tatay. Pag matitipid sa pataba, matitipid din po yung magiging laman. Ayan. Ang isa pang magpapaganda dyan, yung ulan. Kaya lahat inananalangin ng ulan eh. Baka yun. Magpaulan yung bagyong andito eh. Yung bagyong... Papasok na nitong Martes. Dinggala sa Aurora. Bali, pataba rin po kasing ulan, ano po? Oh, yung kasing kaya kailangan. Kailangan para maulanan. Yung andyan sa ibabaw, masiksik. Saka para tumalab yung pataba. Mm-hmm. Yung nakaibabaw na pataba na yan kasi bababa sa ilalim yan eh. Ayan, hindi naman bababa. Ganun, bababa din yan. Kaya nga lang, hindi bababa lahat. At hindi nga nakakuha na gano'n, nauulanan. Ayan po, kitang-kita po yung pataba. Ito nga yung ganyang makina, oh. Puti. Yung tututok mo dito. Yung... Napapaulanan. Oo, oh, papaulanan mong ganyan. Reinverse, ano? Hmm. Ayan po.
Basta po pag nagdilig kayo, ay pag nagpataba, pasusundan po agad ng dilig. Tama po tatay, no? Baka kuan, sinasabuyan yan. Ah, sasabuyan yan. Ayaw lang namin sabuyan natin, masyado masisiksik yung lupa. Pati yung lupa na anod. Eh may kasamang pataba yun. Eh kahirap pang magsaboy. Kaya sinasabuyan para nga masiksik yung kuan, yung kuan bumaba. Saka matunaw yung pataba. Matubigan at bumaba. Eh, wala naman din naman na uso yung saboy niya. Wala naman sasaboy. Pero nung araw eh, ang saboy niya na. Saka mahirap magsaboy ngayon. Ang tubig ay katagal. Dapat yan pag sinaboyan mo sa pangatlong araw, pasagsarang paagusan mo lang uli. Katagal matuyo, kabilis matuyo ng ganyang nasiksik. Ay ang ganyan kasi buagag, nag-iwin ng basa yun eh. Kumbaga, inalim eh, basa niya. Yung sinaboyan, siyempre, nasiksik ng gano'n yun, di kabilis matuyo nun. Kaya kahit pangatlong araw sana, mapaagusan mo gano'n. Paagusan ulit. Alaba naman, ala naman saboy, talagang palubog lahat eh. Tapos sa tubig eh, kaya hindi mapasukan lahat eh. Patapon lang nila yan, sinahod ko na yan. Sa ano naman po, sa pagdadamo tata, ilang beses po kayo magdamo sa weeds management natin? Formigin lang nyo kung madamo yung sibuyas mo sa pagbobomba. Ito, nadamuhan na po ninyo ito. Isang beses na po. Damuhin na lang ulit, saka yung damo. Nung ulit bangon, hindi naman nasusunog din, kaya lang hindi namamatay. Nag-apply po ba kayo ng ano, ng pamatay damo? Nung una. Bago siya tumubo. Nung hindi pa tubo, anong pamatay damo po yung ginamit nyo tayo? Eh yung kwan. Ronstar. Ronstar. Ayan. Yung pre-emerging na ano, pamatay damo. Noong katulad nga niyan, ang kwan na yung ginagamit ko dyan. Tapos mano mo na po siyang bubunutan. Nakailang damo po yan hanggang sa maani tayo? Yung karanasan po ninyo? Eh, conforme sa akin ngayon, pag madamo eh, mga dalawa, ganun. Dalawa? Pero yung iba, tatlo. Tatlong beses na dadamuhan? Lalo kung yung panagapan na nabomba yan, di siyempre lalaki, hindi mo na kayang patayin. Mahirap kasi pag inunahan ng damo yung ano, yung sibuyas eh. Saka kung siniisipag kang lagi mong pupulutan yan, pwede ka nang hindi magpadamo. Noong nakaraan, eh, hindi na, ito lang pinadamuhan namin, hindi namin na pinadamuhan yung bone block ngayon, saka yung papahulo na yan, hindi naman nadamuhan yan. At pinupulot-pulutan nga lang namin ang damo.